Hi everyone! Kumusta kayo? Napanood nyo ba ang last videos ko about month? Ayan, ang Cantonese ng 12 months of the year. Ngayon, ang topic natin ay tissue. Dalawa lang sila. So, dalawa lang sila. Hindi tatlo, hindi apat, ganun. Dalawa sila. Ayan, dalawang klase ng tissue na laging ginagamit sa Hong Kong. Ang dry tissue, tsaka wet tissue. Ayan. May idea ba kayo kung ano ang Cantonese ng dry tissue at wet tissue? Ayan, sa mga hindi marunong mag-English, ang mga amo, hirap na hirap sa pag-intindi kung ano ang mga sinasabi nila, kagaya sa amo ko. Amo kong babae po ay hindi marunong mag-English. Ah, hindi naman hindi. Meron siyang alam na English, pero mga numbers, ganyan, basic-basic, market, ganyan. And, pero trying hard naman siya. Gusto niya matuto na mag-English. Kaso, minsan wala lang time. Busy, kagaya nating mga OFW, busy-busy, mga nanay, busy. Siyempre, minsan wala tayong time. And, let's go back to the tissue. Two kinds of tissue na laging ginagamit sa Hong Kong. Meron siyang maliit. Sandali lang, kukunin ko yung sample na maliit. Tara! Surprise! Ito siya. Maliit, dry tissue, and wet tissue. Ayan, siya rin yun. Kumuha lang ako ng sample na merong kasi ito pwedeng dala-dala na pang ano lang, pag madalian sa labas. Ayan, syempre alam nga naman ito, lilagay mo sa bag mo, diba mga besh? Diba? O, ito na lang yung nilagay mo sa bag mo, ang laki-laki, dalawa sila. O, di nakabagpak ka, tapos ganito ang dala mo. Pag magja-jogging ka, ano, magdala ka pa ng tubig. O, di, ang bigat, diba? So, meron siyang packet tissue, maliliit lang siya. Naka, ano siya, at least disposable. After mo, tapon mo na. Maraming basurahan dyan sa gilid-gilid. Itapon po natin sa tamang lugar. Maging, ano naman tayo sa ating mga sarili. Respeto naman sa ating mga sarili. Kung may mga nakikita tayong tapon-tapon lang dyan sa tabi-tabi, huwag naman natin gayahin yun, di ba? Alam natin yung tama o hindi. Ayan, wag na tayong sumali sa mga kagaya nilang tapon dito, tapon dyan. May mga basurahan po tayong nagkalat dyan sa tabi-tabi. Ayan, go back again sa ating topic, ang dry tissue at wet tissue. Ang Cantonese po ng dry tissue ay chikan. Ayan, chikan. Actually, marami siyang mga katunog. Ang spoon ay chikan din. So, at least may idea kayo. Ang Cantonese ng dry tissue ay chikan. Ang wet tissue naman ay sap chikan. Ayan, magkatunog din sila. Eto, chikan lang. Ang wet tissue naman ay sap chikan. Ayan, dalawa lang sila. Ito lang ang topic natin for today. Naalala nyo ba? I-remind ko ba? Ayan, ang Cantonese ng dry tissue ay chikan. Chikan. And wet tissue ay sap chikan. Sap chikan. Ayan. Finish. Ayan. Sana nag-enjoy kayo. Simple lang. Pero
at least may idea kayo sa mga hindi po marunong mag-Cantonese na OFW sa Hong Kong at hindi marunong mag-English ang amo. At least may idea po kayo. Nood-nood na! And that's it for today. See you next time. Bye-bye!